Isang mapagpalayang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonero. Bismillahirrahmanirrahim sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, mukhang marami pong tumatawag sa akin. Wala pong pahinga ang aking pong telepono at gayon din po ang aking pong computer na napakarami po nagtatanong at umukilkil hinggil po doon sa aking expose sa di umano ay premature or pre-planned, matagal ng prinano, ng pagre-reject ng ABS-CBN franchise. Ako po ay naninindigan diyan na ako ay kinukuha bilang editor-in-chief ng news department ng bagong tinatag, yung bagong tatag na papasok sa ilalim po ng Duterte blessing or administration, ang tinatawag po nilang Dragon Broadcasting Network. Yan po ay pag-aari ng mga in-chief. At ang pakilala po sa akin, ito po ay in-arrange po ng mga kaibigan po nating abogado, na kaibigan din po ng abogado ng Carbonero Office, na kumaari daw makausap ako ng isang mataas na opisyal na Pilipino ng network na ito. Ang Pilipino na ito ay dati pong public relations officer ng Philippine Airlines, kaya niya po ako kilala. At ngayon, siya naman po ang public affairs, vice president for public affairs nito pong Dragon Broadcasting Network. At ako po ay kinukuha bilang executive and editor-in-chief ng news department. Mataas pong official yan, ang mataas pong position yan. At ako po ay, aminin ko na I feel flattered sapagkat tayo po ay kanilang inimbestiga at di umano ang ating kwalifikasyon bilang dati pong dean ng college, dati pong professor po sa Polytechnic University of the Philippines ng Mass Communication Center, at tayo po ay kasalukuyang author ng isang libro na ang pamagat po niyan ay A Country Run Like Hell. Ako po ay dating black timer din sa ABS-CBN News Channel at yan po yung ANC Waldy Carbonero Report. Maraming taon na po nagdaan. Yan pong aking pinaninindigan ngayon na broadcast ko po yan dito sa istasyon na ito, DWBL, ngunit ito po ay naka-live stream sa Facebook at YouTube. Kaya po, nung na-reject at pinagtulong-tulungan na ibagsak ng mga congressman sa ilalim ni Rodrigo Roa Duterte, ito pong prangkisa to renew the franchise of ABS-CBN. Abay, naging viral po yung aking March 6. March 6 pa po yan. Yung nagkaroon po sila ng butuhan last week lamang. Ibig sabihin, 4 months ago, binulgar ko na po yan. At syempre, wala pong nakinig at wala pong nag-react. Ngayon, napatunayan nila na totoo pala na yan ay pre-planned o dati na pong plano na ibagsak o i-reject yan pong ABS-CBN. At ito nga po ay it came as no surprise to me. Ang ibig ko po sabihin ay hindi po ako na-surpresa sapagkat ako po mismo in person yung kinukuha po nilang editor-in-chief ng bagong Chinese network na ito na ang pangalan na parang pakilala po sa akin ay Dragon Broadcasting Network. Yan po, Dragon Broadcasting Network. Yan po yung pag-aari po na in-check at aking pong question. Ang sabi ko, paano kayo magkakaroon ng prangkisa? Bawal na ang dayuhan. Ang sabi, basta ginusto ng Malacanang, mangyayari yan. At sapagkat kami naman ay meron ng blessing, buo na kami. Kulang na lamang sa amin ang editor-in-chief. Kakoy, bakit ako? Sapagkat talaga namang ikaw ang pinaka-qualified sa lahat ng aming nakita ngayon sa lawak ng iyong karanasan. Natuntun namin ang iyong resume na ikaw ay naging only Filipino journalist na nag-cover ng US invasion ng Baghdad, the only journalist na nag-hunger strike, nanindigan laban sa martial law, and the only journalist na nagsalita sa unang araw ng EDSA katabi si Fidel Ramos, General Fidel Ramos. I feel flattered kasi ibig sabihin,
Eh marami po kasi nagsasabi na mga DDS na ako na po ay walang pinag-aralan kasi nagsunog ako ng kandil ng bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy. Pinapahuli po ako sa mga pulis. Sabi, eh, krimen yan. Meron pa pong isang nagsabi, below the belt yan. Bakit niya susunugin ang bandera na may bandera? Sabi, ang sabi pa po ng iba, siguro standby lang yan o baliw lang yan. Ako po inamin ko na kabaliwan nga yung aking ginawa kung ang kabaliwan ay pakikipaglaban laban sa China. Ito pong mga congressman na ito ay aking pong kinuha mga pangalan sapagkat hindi po matatapos ngayon ang laban po diyan. Ako po ay susulat sa ilalim po ng Magnitsky Law upang sa ganun ay i-ban nila sa kanilang mga bansa. Ito pong mga traitor sa against press freedom ng mga congressman. Ito po ang mga pangalan. Ito po ay akin pong isasubmit doon po sa Magnitsky, sa ilalim ng Magnitsky Law sa European Embassy, European Union, sa iba't ibang bahagi ng Europa under the Schengen Union. Ako po ay magsasubmit din formally sa United Nations. Isasubmit ko rin po sa US Embassy at hihilingin ko na pagbawalan na arugain o papasukin sa kanilang bansa ito mga traitor na ito sa demokrasya ng Pilipinas. Ito po ang pangalan ng mga congressman na ito. Number 1, 70 po sila. Pasensya na kayo. Romeo Abu. Cyril Abueg Zaldivar. Gil Acosta. Mga congressman po ito. Mga traitor. Antonio Albano. Samantha Luis Alfonso. Juan Miguel Makapagal Arroyo. Crystal Bagaching. Julian Baronda. Elpidio Barsaga Jr. Tandaan po ninyo mga pangalan na ito, mga traitor po sa bansa natin to. Claudine Bautista. Juan Pablo Bondoc. Antonio Calixto. Precious Castillo. Joaquin Chipico Jr. Maria Teresa Culiantes. Antonio Peter Crisologo. Francisco Datul. Mike Defensor. Paulo Duterte. Faustino Michael D. Faustino V. D. Ian Paul D. Conrado Estrella III. Ria Cristina Fariñas. Dan Fernandez. Bayani Fernando. Luis Ferrer IV. Pablo Jan Garcia. Janet Garin. Sharon Garin. Wesley Gatchalian. Sandro Gonzalez. Eduardo Goyas. Bernadette Herrera D. Dulce Ann Hofer. Elandro Jesus Madrona. Dale Malapitan. Ismael Mangunda Dato. Rodante Marcoleta. Eric Martinez. Francisco Matugas. Raymond Mendoza. Roger Mercado. Juan Marvin Nieto. Jose Fidel Nograles. Jericho Nograles. Henry Terminal. Joseph Stephen. Mukhang napindot na yung ano. Kasi kita meron. Paduano. William Palma II. Enrico Pineda. Jesus Crispin Remulla. Strike Revilla. Yada Romualdez. Ferdinand Martin Romualdez. Javier Jesus Romualdo. Jugracia Sabillano. Yan po yung 70 na mga kongresistang bumoto na i-reject o ipasara na ang ABS-CBN. Sa mga katuwid, mga kaibigan, eto mga ito, hindi po natin maisipan na magduda sapagkat naggumagapang po masyado itong mga bagong miyembro ng Chinese TV network na Dragon Broadcasting Network at ginagapang po nila yung pong mga congressman. Kung ginagapang po nila yung isang mandirigma o aktivista na pareho ko at ang kanila pong ibibigay ay napakalaking sweldo,
1 million minimum a month. Abay, di mas lalo po madaling lapitan ito mga buhaya ng Congress sa pangunguna po nitong sila Marcoleta, Remulla, yung po mga binasa ko. Abay, lahat ng mga pangalan po nito, 970, ito yung akin pong uulit-ulitin at meron po ako ngayong pangalawa at pangatlong libro na sinusulat at akin pong i-immortalize habang buhay ay malalaman po ng sambayan ng Pilipino ang mga traidor na congressman na ito. Ito po ay hindi natin titigilan sa ngayon at tayo po itutulong dyan po sa pagbabalik ng ABS-CBN. Hindi po yan permanenteng masasara sapagkat meron pong batas na nagsasabing kayang ibalik ng taong bayan ang prangkisa ng ABS-CBN. Makinig po kayo mabuti sapagkat ito po ay batas. Meron po tayong batas hinggil po rito at ang ating pong ipapagpatuloy ang ating pong laban upang sa ganun ay maibalik po natin. Alam po ninyo, itong ginawa ng mga congressman ito, yung 70 na yan, yan po ay kumpas ni Duterte. Hindi na po tayo magmamaang-maanga na magbubulag-bulagan, magtatanga-tangahan na ang mga congressman ay meron pong sariling paninindigan. Panay buhaya po yan. Kung may gusto magdemanda sa akin, tinatawag ko po, walang exemption. Lahat ng mga bumoto laban sa ABS-CBN, mga buhaya at traidor at mga corrupt na opisyal. Nakakadiri sapagkat meron po tayong mga gumagawa ng batas ng mga corrupt at ito po'y hayagan na sinasabi ko. Ito ako si Waldy Carbonell, i-demanda ninyo pag mali po itong aking sinasabi, pag ito po'y fake news, i-demanda po ninyo ako sapagkat paninindigan ko ito, hindi fake news na lahat ng mga bumoto dyan, mga questionable mga apelido, Fariñas, Remulla, Mike Defensor, mga apelido po yan, mga buhaya nung araw pa. Nakakahiyang mga dugo, nakakahiyang mga lahi. At meron po tayo ngayon ginagawa upang sa ganun ay mabuhay itong kanilang pangalan. Akin pong i-immortalize. Ang ibig po sabi immortalize ay hindi na po mabubura o makakatkat pa sa alaala ng sambayan ng Pilipino itong 70 na mga traidor na ito. Kung nung araw meron po tayong 13 martires dyan po sa Cavite, ngayon meron po tayong 70 mga buhaya na hindi lamang mga duwag, hindi lamang mga bugok, kundi mga traidor sa sambayan ng Pilipino at ito po'y tinatawag na congressman at ginagawa pa natin kagalang-galang honorable. Paano naging honorable yung mga nagtampalasan sa ating pong kalayaan, pamamahayag? Bilang mga congressman, hindi sila nagiging mambabatas, sila ay mga tagatahol, sila ay nagsisilbing berdugo ng berdugo at terorista ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Ay, kung fake news po yan, ayan, naninindigan po ako. Hindi naman po tayo nagtatago. Katunayan nga, nandito tayo ngayon sa kalsada, hayagan, at naghihintay tayo. Pag tayo iambusin, lalaban po ako. Pag ako'y kakayanan, wala po akong magagawa. Lalabanan ko po yan kahit nag-iisa tayo. Sapagkat, wala ng pag-asa sa bansang ito sa ganitong mga uri ng congressman, kakatawag alam to eh. Nakakaiyak. Dito sa mga bunyog o sino pong mga nakikisa sa ABS-CBN, ipagtanggol natin, huwag tayong matatakot. Darating dyan yung mga DDS para manggulo. Ayan ay ABS-CBN, meron po tayong mga pinaglalaban ng sagrado. Yan ating kalayaan ng pamahayag. Manggugulo DDS, bugbugin natin. Mangunguna ako, pupunta po ako dyan. Bugbugin natin, samahan ninyo ako. Bugbugin na natin ito mga tanga at mga barumbadong DDS na ito na manggugulo sa ating hanay. Abay, labanan na po natin. Gera na kung gera. Civil war na kung civil war. Bugbugin po natin ito mga manggugulo na ito sapagkat tampalasan na ito. Hindi na pwede yung tayo nalaman na api. Kaya lang, kinakailangan po o binubdin tayo ng konting tubig. Sige, diretso lang. Wala yan. Text lang yan.
tayo po'y magpapatuloy. Alam po ninyo, hindi lamang mga congressman ang mga nagtatampalasan po sa ating bansa. Pati mga judges. Akalain ninyo, nabalitaan ko, itong isang judge, itong Judge Villanueva yata na Manila, pinakawalan niya yung isang ninja cop ng pangalan po ay Aliaga. Hindi po ba ito ay dapat ay sang-ayon doon sa pinangako ni Ginong Duterte na lalabanan ang droga? Ito po yung mga ebidensya na panay kabulustugan lamang yung mga pinangako ni Ginong Duterte. Yung pakikipaglaban po sa droga, hindi pala totoo yan. Sapagkat, yung pong mga ninja cop at Bayarde at yung pang mga maraming pulis, yung pong Aliaga, abay, pinakawalan, inabsuelto ni Judge Villanueva. Itong Judge Villanueva ng Manila, mga kaibigan, landmark case po yan sapagkat yan ay nahuli na isang pulis ng Pilipinas PNP na nagbebenta, nagre-recycle ng mga inuulit at binibentang muli ng pulis sa ilalim ng pamamahala ng anti-drug war ni Ginoong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ba kabulastugan yan? At ang ating po ni-research ito sapagkat ayaw nga po natin nagiging fake news ang bintang sa atin itong mga bugok na DDS na ito. Apa, ni-research ko po yan. Ito, it is the same judge na meron po siyang tinatrial na isa pong kaso, itong Nukom, Mariano Nukom case ni Mariano Nukom Senior na namatay. Apa, nag-aaway-away po yung mga anak sapagkat meron po isang tao ng pangalan niya tayo nagpapakilalang Alberto Nukom na wala po siyang katibayan na siya'y anak nang nasirang sinukom, eh nagdimandahan po yung mga magkakapatid. Sapagkat kumakampi yata itong judge na ito, tandaan po ninyo pangalan, Judge Villanueva ng Manila. Pina-inhibit po, ang ibig po sabihin ng inhibit, eh magkaroon ka ng delikadesa, huwag na ikaw ang magta-trial dyan, huwag ikaw mag-pre-preside, sapagkat napatunayan na ikaw ay parang tumatanggap dyan kay Alberto Nukom ng pera. Sa halimbawa po, February 20 ang kanyang inhibition. February 19, naglabas na po siya ng decision in favor doon po sa kalaban ng nag-pipetition para siya mag-inhibit. At pagkatapos po niyan, siya po ay nag-retire. Sa kanyang pag-retire, eh siyempre naging kultura na po yung pabaon. Pinaghahandaan po nilang kanilang mga retirement. Yung po mga kaso na hawak nila, malalaking kaso. Ayan, pareho yung Aliaga case, Mariano Nukom case. May ginawa na pong pera yan. Bakit? Sapagkat ang pinagbabatayan po natin ay yung kanila babatayan natin na bakit nagkakaroon ng alingasras, bakit nagkakaroon ng dungis, sapagkat yan ay isang ebidensya na nagkakaarigluhan. Hindi po pwedeng coincidence lamang yan. Kaya nga po atin pong tinitignan lahat po ng mga angulo na ito sapagkat naniniwala po tayo na wala namang mangyayari dito sa ilalim ni Ginong Duterte na yan pong judiciary, yan legislative, yan pong executive, eh parang kababuyan na pong ginagawa niyan sapagkat sa Malacanang mismo nag-uumpisa ang dumi, yan po nag-uumpisa ang pusali, yan nag-uumpisa ang krimen. Kaya po lahat ng mga sangay ng gobyerno ay nabababoy, lahat ng sangay ng lipunan ay nagkakaroon po ng kababuyan at kawalan na po ng paggalang sa batas. Sapagkat yan po ang nauso ngayon. There is no more decency in government, there is no more sanity in government. Kaya nga po, bago po magsona, inuulit po natin yung ating pong challenge o hamon sa kanila na makipagdebate sa atin. Makipagdebate po sa taong bayan. Huwag po yung sasabihin naman ng mga DDS na sino ka ba para ikaw debatehin. Ako po si Waldy Carbonell at ako po'y naninindigan at ang aking pong paninindigan, ang aking pagkatao
ay mas mataas yan sa aking tingin kaysa sa paninindigan ng mga corrupt na mga judges, corrupt na mga senador, o corrupt na congressman. My qualification is in my reputation as a citizen na hindi po tayo corrupt, hindi po tayo mukhang pera, hindi po tayo basta natatakot o nasisiraw sa mga matataas sa pwesto, maging ambassador to China, ambassador to this, ambassador to that, at magsisip-sip ka sa Malacanang, ipapagbili mo ang iyong prinsipyo, maging ambassador ka lamang o maging spokesman ka lamang ni Ginoong Duterte. Eh, nakakapangdiri po yan. Isang professor ng UP, University of the Philippines, na naninindigan laban sa China, ang pangalan po ay Harry Roque. Nung naging spokesman siya ni Ginoong Duterte, naging spokesman na rin siya ng China. Eh, sabi ninyo, inahamon po nga si Duterte ng debate. Pero sapagkat medyo hindi po edukado yan, eh di padala niya yung magaling mag-English. Yan, si Panelo, si Roque, si Loxin. At ang aming pong pagdidebatihan, resolve that the Duterte administration has achieved its campaign promises of good government. Good government. Ayan po ang ating pong proposition. Affirmative sila. Negative po ko. Ibig sabihin, papabulaanan ko yung kanilang sinasabi, pero meron silang karapatan magsabi at meron din dapat akong karapatan na magsabi. Yung pong sinasabi ng mga taga-tahol ni Ginoong Duterte, eh sino ka ba? Bakit ka papatulan? Ako ay isang mamamayan na nagbabayad ng buwis. Ako ay isang mamamayan na walang dungis sa pagnanakaw. Ako ay isang mamamayan na hindi kasama dyan sa mga patayan, hindi kasama sa droga, hindi kasama sa pagiging alipin ng mga masasamang tao na pareho po ni Duterte. Aba, yan po yung mataas na kwalifikasyon kaysa po sa corrupt na kasapi ng 70 crocodile congressmen. Mas mataas po pagkataon natin dyan kaysa sa isang judge sa pareho ni Judge Villanueva ng Manila na nag-retire na kumuha muna ng pera sa mga kaso niya. Eh, mas mataas po pagkataon natin dyan. At dahil po sa taas ng ating pagkatao, I dare challenge Ginoong Duterte o person for person sa bawat himay-may natin pagkatao. Tignan na lamang natin kung sino mas marangal. Presidente ka. Ano kang klaseng presidente? Presidenteng traidor, presidenteng duwag, presidenteng kriminal, presidenteng mamamatay tao. O ano? Ito mukha ko. Ito ako nagsasabi. Gusto nyo kong takutin, anti-terror law, eh basura yung anti-terror law, pitpitin, sulugin, sapagkat yan ay illegal, laban yan sa ating saligang batas. Yan ay sindihan natin ng gasolina, dyan mismo sa Mindola, at ating sulugin yung anti-terror bill. At paghahara-hara yan si Duterte, siyang gawin nating panggatong upang sa ganun, muli na namang mamukadkad ang bulaklak ng kalayaan sa ating pong bansa. Ayan po ang ating pong pinaglalaban. Ngayon, yung mga nag-question sa akin, ano raw kwalifikasyon ko? Eh di, kung gusto ninyo, tumayo kayo kahit saan at tayo ay magdebate. At yung nagsasabi, eh, nakakotsi ka lang, sila'y nasa Malacanang, puntahan mo kung matapang ka. Opo, sige, pupunta po ko, imbitahin lamang nila ako. Ayoko naman pupunta ko noon, tapos nakakandado. Tapos mga daming barbed wire. Eh, paano? Sino kausap ko nun? Police? Hindi ko naman po kalibil ang police. Karami ng mga police na yun, mga drug addict. Karamihan po ay hindi po natin nilalahat. Meron din siguro matino at atin po titignan yan. Baka may matino, bibigyan po natin ang medalya sapagkat bibihira na ang matinong tao sa gobyerno ni Duterte. Yan po ngayon ay atin pong pinananawagan. Kung ito pang magrarally sa Miyerkules, dyan po sa ABS-CBN, guguluhin ng DDS, pupunta po ako riyan. Pangungunahan ko, bugbugin natin yung mga manggugulo sapagkat yan ay ating karapatan to peaceably assembly to seek redress from government at the time of gross injustice. Sa kawalan ng katarungan, tungkulin natin lumaban, tungkulin natin manindigan. At kung tayo maninindigan, tayo babayuyin, tayo ay lulusubin ng mga DDS, bugbugin natin, sipain natin yan, batutahin natin yan.
wag na po tayo magpapape sapagkat karapatan po natin manindigan. It is a sacred duty to make a stand for justice, freedom, and democracy. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang aking pong mensahe at aking pong inuulit, yan pong aking pinaninindigan ng March 6. Pwede po ninyong i-search yan sa YouTube. March 6, Kawal ng Demokrasya. Yan po ang aking sinabi na ako po ay kinukuha bilang editor-in-chief, nire-recruit ng bagong TV station na papalit doon sa vacuum, pupuno doon sa vacuum o doon sa bakante na iiwan sa ere ng ABS-CBN. So, yung nagsasabing fake news, abay, pinaninindigan ko po yan, hindi po fake. Ito po yung Waldy Carbonell, buhay na buhay, oh. Hindi po tayo fake. Wala po tayong, hindi yung mga ibang fake account dyan po sa Facebook. Abay, nakabandera po ang aking mukha dyan. Nakabandera yung po ating sexing katawan. Abay, hindi po tayo nagtatago sa mga anonymous identity o kaya sa mga samahan ng mga siga-siga. Hindi po tayo nagtatago dyan. Iisa lamang po tayo, pero naninindigan po tayo laban man sa isang kampon na demonyo sa ilalim ng demonyong si Rodrigo Roa Duterte. Ako po, si Waldy Carbonell, nagpapakumbaba, nagsasabing pasensya kayo pag medyo tumaas po ang ating boses. Sobra na ang pang-api. Lumaban na tayo. At ako po ay nagsasabi niyan, hindi bilang isang rebelde, kundi bilang isang mamamayan na nagsasabi, sobra ka na, digong. Umalis ka na rin sa Malacanang. At huwag na po nating papayagan na tayo po ay aapihin. Huwag natin papayagan natin pong saligang batas ay bababuyin. Ipagtanggol natin yan. Ipagtanggol natin ang saligang batas. Ipagtanggol natin ang bandera. Ipagtanggol natin ang Republika ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga injik na kinakampihan ni Rodrigo Roa Traidor Duterte. Ako po si Waldy Carbonell. Allahu Akbar!